Magandang araw sa iyo, batang maasahan. Bagong aralin, bagong kaalamang matutunan. Ating alamin ang pagpapalagaan ng mga katutubong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Pagpapahalaga sa mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na napahahalagahan ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin ang mga sumusunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang ipinakitang katangian ng mga katutubong pangkat na nag-alsa laban sa mga Espanyol? Pangalawa, ano ang naging bunga ng pagtatangkang pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong pangkat? Pangatlo, ang sumusunod ay mga reaksyon ng mga katutubong pangkat sa tangkang pagsakop ng mga Espanyol maliban sa Batlang. Pang-apat, bakit nabigong sakupin ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Mindanao? At pang-lima, alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit ninais sakupin ng mga Espanyol ang mga igurot sa Cordillera? Kumusta? Ilan ang naging score mo sa unang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ipakita mo pa ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, ang bawat numero ay may katumbas na letra. Gamit ang code K, tukuyin ang hinihinging konsepto sa bawat bilang. Isulat ang tamang letra sa sagutang papel. Una, ito ang naging tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol na ayaw manirahan sa pueblo, magpabinyag sa bagong relihiyon at magbayad ng buwis, ay minabuting umakyat ng kabundukan. Pangalawa, ang marahas na paraang ito ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagmamalabis at pang-abuso ng mga Espanyol sa mga patakarang kanilang ipinatutupad tulad ng tributo at pulo e serbisyo. Pangatlo, ito ang unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Pang-apat, ang kaniyang pag-alsa ang itinuturing na pinakamahabang pag-alsa sa Pilipinas. At panglima, ito ang relihiyong pinalaganap ng mga Espanyol. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating aralin, ang pagpapahalaga sa mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Sa loob ng 333 taon na ang Pilipinas ay nasakop ng mga Espanyol, ay nakaranas ang mga Pilipino ng matinding paghihirap. Ang mga Pilipino ay namuhay sa takot, kalupitan at pagmamalabis. Ang mga Espanyol ay nagpatupad ng mga patakaran para sa kanilang kapakinabangan. Ang nakabibighaning kagandahan ng Pilipinas kasama ang mataglay nitong likas na yaman at ang pagnanais ng mga Espanyol na palaganapin ang Kristyanismo ang mga pangunahing dahilan kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Ginamit ng mga Espanyol ang cross at espada
upang tayo ay sakupin. Ang puwersang militar na sumisimbolo sa espada at ang Kristyanismo na sumisimbolo sa krus. Gumamit sila ng puwersang militar upang sakupin ang ating bayan. Ginamit din nila ito upang supilin ang mga Pilipinong naghihimagsik sa kanilang pamamahala. Ang relihiyong Kristyanismo naman ay ginamit nila upang makuha ang loob ng mga Pilipino at mapasunod ang mga ito sa mahinahong paraan. Ngunit hindi lahat ng mga Pilipino ay napagtagumpayang sakupin at napasailalim sa kolonyalismong Espanyol dahil sa kanilang angking katapangan upang ipagtanggol ang bayan at sa pagnanais nilang mapanatili ang nakagisnang mga paniniwala, kultura at tradisyon. Ito ay ang mga pangkat ng Igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Ang mga Igorot sa Cordillera. Nabigong sakupin ng mga Espanyol ang mga Igorot sa Cordillera dahil sa bulubundoking lokasyon nito, sa kanilang angking lakas at tapang sa pakikipaglaban, sa kanilang tradisyong pangangayaw at sa kanilang paniniwalang espiritual kung saan tinitingnan nila ang kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu. Mga dahilan ng pagtangkang pananakop. Ang pagtatangkang pananakop ng mga Espanyol sa mga Igorot sa Cordillera ay may tatlong dahilan. Dahil sa mga ginto, upang palaganapin ang Kristyanismo at upang makontrol ang monopolyo sa tabako. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang deposito ng ginto sa Cordillera upang magamit ito para sa kanilang pagpapalawak ng kanilang kolonya. Ninais din na sakupin ng mga Espanyol ang mga Igorot sa Cordillera upang palaganapin ang Kristyanismo. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil mahirap puntahan ang bulubundukin ng Cordillera. At ang kakulangan ng misyonerong maaring ipadala at sa takot na din sa kanilang tradisyong pangangayaw. Ninais din nilang makontrol ang monopolyo sa tabako. Ngunit ang mga Igorot ay hindi sumunod sa ipinatupad nilang monopolyo sa tabako. Reaksyon sa pagtangkang pananakop. Kahit ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at pwersang militar, hindi pa din naging matagumpay ang pagtatangkang pananakop ng Espanyol sa Igorot. Nabigo ang mga Espanyol na pakinabangan ang mga deposito ng ginto sa Cordillera at binyagan ang mga Igorot ng Cordillera sa reliyong Kristyanismo at nabigo din silang kontrolin ang monopolyo sa tabako. Nabigo ang pagtatangkang pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera dahil sa pagsuway ng mga Igorot sa patakarang Espanyol sa pamagitan ng hindi pagsunod sa mga patakaran ng monopolyo sa tabako at sa tradisyong pangangayaw ng mga Igorot kung saan pinupugutan nila ng ulo ang kanilang mga kaaway na siyang naging dahilan upang matakot ang mga misyonerong praile na palaganapin ang Kristyanismo. Ang mga Muslim sa Mindanao. Katulad ng mga Igorot sa Cordillera, nabigong palaganapin ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa Mindanao. Nabigong masakop ang buong Mindanao ng mga Espanyol dahil sa malakas na sultanato o sistema ng pamalaan na batay sa katuruan ng Islam na itinatag ng mga Muslim na pumigil sa mga kukbong ipinadala ng mga Espanyol. Ang diwa ng pagkakaisa ng mga Muslim at ang determinasyon nilang huwag mapasailalim sa kamay ng madayuhan ang nagbunsod upang hindi sila masupil ng mga Espanyol at ang kanilang pagnanais na mapanatili ang kanilang kultura, ang paraan ng kanilang pamumuhay na nakabatay din sa reliyong Islam. Mga dahilan ng pagtangkang pananakop. Ang pagtatangkang pananakop ng mga Espanyol sa buong Mindanao ay may dalawang dahilan upang palaganapin ang Kristyanismo at upang palawakin at palakasin ang kanilang kolonya. Naging masigasig ang mga Espanyol sa pagtatangkang sakupin ang buong Mindanao upang binyagan ang mga Muslim sa Mindanao at gawing mga Kristiyano. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang pagpapalawak at pagpapalakas ng kanilang kolonya sapagkat hindi buo ang kanilang pagkakasakop sa Pilipinas hanggat hindi nila nasasakop ang kabuuan ng Mindanao.
Reaksyon sa pagtangkang pananakop. Upang tuluyang mapasilalim sa kamay ng mga Espanyol ang buong Mindanao, ay maigting sila sa pagpapadala ng mga ekspedisyong militar. Ngunit hindi basta sumuko ang mga Muslim sa Mindanao. Nilabanan nila ang mga sundalong Espanyol sa serye ng labanan ng tinawag na Digmaang Moro. Pakikidigma ang unang naging reaksyon ng mga Muslim sa pagtangkang pananakop ng mga Espanyol. Anim na digmaang Moro ang naganap sa pagnanais ng mga Espanyol na sakupin ang buong Mindanao. Sa ika-apat na digmaang Moro, sa pamuno ni Sultan Kudarat, sumiklab ang jihad. Ang banal na digmaang inilunsad ng mga Muslim upang ipagtanggol ang kanilang reliyong Islam at kultura. Napilitan ding lumagda sa isang kasunduan ang mga Muslim upang maibalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera, kapalit ng pagkilala nila sa kapangyarihan ng Espanya dahil sa panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Urbistondo. Nagkaisa rin ang mga sultan upang panatilihin ang kapangyarihan ng sultanato dahil kinikilala ng sultanato ang kapangyarihan ng bawat pinuno. Mga dating dato o raha nang pamahalaan ang kani-kanilang teritoryo kasabay ng pagkilala sa kapangyarihan ng sultan. Ayon kay Sultan Kudarat, sa kolonyalismo tanging ang mga mananakop na Espanyol ang kikilalaning makapangyarihan sa bansa, kaya hindi sila pumayag na magpasakop sa mga Espanyol. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, sa pamamagitan ng tooth balloons, bumuo ka ng sariling konklusyon kung bakit hindi naging matagumpay ang mga Espanyol na sakupin ang mga katutubong pangkat. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Narito ang graphic organizer para higit na maunawaan at matandaan ang ating aralin. Mga katutubong pangkat na hindi nasakop ng mga Espanyol, mga igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Mga dahilan ng tangkang pananakop sa mga igorot sa Cordillera ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, deposito ng ginto at monopolyo sa tabako. At ang reaksyon ng mga igorot sa tangkang pananakop ay ang pagsuway sa mga patakaran, pangangayaw at rebelyon. Mga dahilan naman ng tangkang pananakop sa mga Muslim sa Mindanao ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, pagpapalawak at pagpapalakas ng kolonya. At ang mga reaksyon ng mga Muslim sa tangkang pananakop ay digmaang Moro, jihad, paglagda ng mga kasunduan at pagpanatili ng kapangyarihan ng sultanato. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwagas na pagsusulit at ang pagninilay. Di, ako si Maestro Tudillo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.